Alam niyo ba ang kasaysayan ng 23 barangay ng Orion? Tara, samahan niyo ako at alamin natin. Ang una sa ating listahan ay ang Barangay Arellano, na noong panahon ng Kastila, ang kabeza di barangay dito ay si Hipolito de la Cruz, na siya naman ginawang pangalan sa kauna-unang pagkakataon noong 1912 to 1916. At si Mayor Urquiza noong 1915 ay initiated na ito na maging isang regular barangay na tinawag na Tangaran, at ng kalaunan ay naging Barangay Arellano. At ito'y hinonor sa ating bayani na si Cayetano Arellano bilang isang Chief Justice, kaya ito po ay naging Arellano. Ang pangalawa sa listahan natin ay ang Barangay Bagong Bayan. Ito'y nabuo noong panahon ni Governor Gregorio Quicho noong 1928. Ang Bagong Bayan ay hango sa salitang New Community or Bagong Bayan. Ang mga kilalang tao dito na naninirahan sa Bagong Bayan ay sila Board Member Roberto Mariano, Former Mayor Antonio H. Mariano, Former Vice Mayor Alejo Candido. So sila po ang naninirahan sa Barangay Bagong Bayan noong panahon na yon. Ang pangatlo sa ating listahan ay ang Barangay Baligtas. Nakilala naman na ipinangalan ito kay Francisco Baligtas, ang The Prince of the Filipino Poets, at na-establish ito noong February 1972. Ang Barangay Baligtas ay nagkaroon ng isang kauna-unang subdivision na tinatawag ay ang Milus. At dito nga natatag noong 1997 ang kauna-unahang malaking pamilihang bayan o ang public market sa Baligtas. Ang pang-apat sa ating listahan ay ang Barangay Balot, na tinatawag na Second Coastal Area noong panahon ng Spaniards. At ang mga naninirahan dito ay Malay settlers noong 1500s, at ang pangalan nito ay tinatawag na Atlag noong Spanish area. Ang Balot ay sityo ng Barangay Arellano at naging regular barangay lang noong 1915. But na-establish po ito noong panahon po ng panunungkulan ni Governor Gregorio Quicho. Ang panglimang barangay ay ang Barangay Bantan. Ang pangalan ng barangay na ito noon ay ang Barangay de San Juan Enriquez noong panahon ng Kastila. Ito'y nabuo noong 1914 to 1916 na nabago at naging regular na barangay sa panahon ni Maximo de los Reyes bilang gobernador, at ito'y tinawag na Bantan. Ang local legend ay dinerive to sa pangalang Bantayan o an outpost na sa panahon ng Amerikano ay tinatawag naman na The Boundary. Ang pang-anim na barangay ay ang Barangay Bilolo, na wala naman nakasaad kung kailan naging regular barangay ito. Noong panahon ng Kastila, ito'y tinatawag na former sitio ng San Vicente. At kilalang kilala ang Bilolo sa kanyang mga mahalagang pinagkukunan ng mga prutas, lalong-lalo na ang mangga. Ang pangpitong barangay ay ang Barangay Kalungusan. Ito'y nabuo noong March 1964. Dinrive sa pangalan ng Lungos, na ang ibig sabihin ay the land projection from the sea. Ito'y first barrio na na-establish under sa jurisdiction ng Abukay 1588, kung saan ang Orion ay hindi pa nag-i-extend bilang isang bayan, kasi ang bayan ng Orion ay nabuo noong 1667. At ang pangunahing pangkabuhayan dito ay ang sugar cane, na kung saan nakakakuha sila dito ng sugar cane wine. Ang pangwalong barangay ay ang Barangay Kamatsili, na sinasabing parte ng Santo Domingo at na-separate lang noong 1907. Ang iba ay nagsasabing 1914, pero ang formal recognition nito bilang isang regular barangay ay noong 1915 during sa panahon ni Governor Maximo de los Reyes at si Mayor Urquiza. Ang pangalan ng barangay nito ay hinango sa isang wild fruit na tinatawag na kamatsili, kaya dito nakuha ang pangalang kamatsili. Ang pangsiyam na barangay ay ang Barangay Kapunitan noong 1875 sa panahon ni Gregorio Isidro na First Teniente del Barrio. Ito'y naging independent barangay at pinanganalan niya itong Kapunitan hango sa saltang punit o parcel. Ang Barangay Kapunitan ay kumatawan sa kauna-unang pagkakataon na magkaroon ng isang first public high school sa panahon ni Mayor Gabriel Manrique, at nakilala to sa kalaunan na maging Baligtas High School sa loob ng campus ng Kapunitan Elementary School noong 1974. Subalit noong 1984, sa kasamaang palad
Ang Balagtas High School ay naubusan na ng pondo kaya ito'y nagsarado at dito naman napalitan sa kalaunan na magkaroon ng Bataan School Fisheries. Ang pang-10 barangay naman ay ang Daang Bago. Ito'y nabuo noong July 1961. Ito'y tinatawag na Pesperi Barangay of Orion na initiated naman noong panahon ni Mayor Manuel R. Santos. At tatlong kilalang nakatira dito sa Daang Bago ay sila Mayor Alberto Cristobal, Mayor Gabriel Manrique at si Mayor Antonio L. Raimundo. Ang panglabing isang barangay ay ang Daan Bilolo. Noong panahon ng Kastila, ito'y parte lamang ng Barangay Wakas. At noong 1928, na-establish na maging regular barangay ito sa pangunguna ni Governor Gregorio Quicho ay nabuo ang Daan Bilolo. At na-establish dito ang isang ice plant na kilala sa pangalang Alma Ice Plant. At noong 1967, sa sanggunian bayan ng Orion ay nagpas ng resolusyon na palitan ang pangalan to sa pangalan ng Nayong Magiting pero ang mga residente dito ay nagprotesta kaya ito'y nanatiling Daan Bilolo. Ang panglabing-dalawang barangay ay ang Barangay Daan Pare. Ito'y nabuo noong 1915 sa panahon ng Kastila pero ang pangalan nito ay Barangay de Lazaro Calma at noong 1915 naging regular barangay to at pinangalan ay ang Daan Pare. Ang ika-13 barangay ay ang General Lim. Ito'y nabuo at naging regular barangay noong March 1966. Ito'y former known as Kaput. Ito ay pinakamalaking barangay sa buong Orion. At ito'y pinangalan hango sa general na si Vicente Lim. At ito'y merong isang arko na tinatawag na The Battle of Mount Samat. At ang tourist spot dito ay ang tinatawag nating Duhat. Ang panglabing-apat na barangay naman ay ang tinatawag nating Barangay Lati. Ito'y nabuo at naging regular barangay noong July 1961. Ito'y original town ng proper of Orion. Ito'y paboritong destinasyon ng mga tao during Easter o Lenten season. Dahil dito pinanunod ang mga bata na lalaki at babae na gumaganap sa isang partisipasyon na tinatawag nating Salubong sa Lati. Ang panglabing-limang barangay ay ang Barangay Lusungan. Ito'y nabuo at naging regular barangay noong February 1962 sa tulong ni Mayor Manuel R. Santos. Ang Lusungan ay tinatawag nating fishing capital ng Orion na kung saan noon ay meron ditong tinatawag na bayanihan. Ang paraan ng panguhuli nila ng isda sa kanilang pangingisda ay ang tinatawag na dayakos o pakulong. Ito ang kanilang hanap buhay dito sa Barangay Lusungan. Ang panglabing-anim na barangay ay ang Barangay Puting Buhangin. Ito'y kilalang kilala sa pangalan na Barrio Pulong Bato. Noong November 1949, nang ito ay tinawag na Barrio Puting Buhangin. At noong March 23, 1964, nirecognize na ito na isang barangay kasama ng Kalangusan. Ito ang seaport ng Orion. Dito nakilala ang pag-deliver ng mga hydrofoil. At ang tinatawag na port dito ay ang Port Kapimpin. Ang Pulong Bato noon ay kilalang kilala bilang Beach Resorts noong 1966. Ang panglabing-pitong barangay ay ang Barangay Sabatan. Noong 1950s, ito ay parte pa rin ng Bilolo. At noong March 1972, ito ay naging isang regular barangay sa pangunguna ni Mayor Gabby Manrique. At ito ay tinatawag na noong araw ay Bilolo II. Derived from the word sa Bataan, ito'y tinatawag na place of encounter o ambush area nung panahon ng mga Kastila. Ang lower sa Bataan ay tinatawag na libingan o ground ng mga para sa mga rebelde na veterano. Ito'y tinatawag na Villa Panchon. Ang panglabing-walong barangay ay ang Barangay San Vicente. Ito'y legal na barangay na kahit nung panahon pa ng Kastila noong 1928. Ito'y hinango sa patron na sa Santo San Vicente Ferrer. At noong 1667 ay tinanggap na to bilang isang sentro sa bayan ng Orion. At dito nga makikita ang pinakasentro ng Kristyanismo dahil nandito ang Saint Angangel Parish Church. Ang panglabing-siyam na barangay ay ang Barangay Santa Elena. Ito'y kilalang kilala noon sa pangalang Mantikbe. Ito'y isang parte lamang
na sitio ng Puting Buhangin at sa kalaunan ay napalitan ng pangalan na Santa Elena. Dito ay kilala ang isang player ng basketball sa PBA na si Kirby Raimundo. Ang pang-20 barangay ay ang Barangay Santo Domingo. Ito'y pinangalan sa isang patron na si Santo Domingo de Guzman. Ito'y espiritual na santo ng mga Abuqueños. Sa record, sinasabi na na-establish ito bilang regular na barangay noong 1883. At ang Kamachili, isang parte lamang ng Santo Domingo. At noong September 1915 ay nahiwalay na nga ang Barangay Kamachili. Sa panahon ng Amerikano, noong 1901 to 1945, may dalawang kabyawans o crude sugar mills dito sa barangay ng Santo Domingo na sa kalaunan ay napalitan ng rice mill. Ang pang-21 barangay ay ang Barangay Villa Angeles. Noong 1960, ang Angeles family ay dinevelop lamang ito bilang isang subdivision. Sa municipal councilor na si Alfred T. Sex ay napaltan at nagmungkahi napaltan ang status ng subdivision para maging isang regular barangay. Kaya nga noong February 1972, naaprubahan na ang Barangay Villa Angeles para maging isang regular barangay sa pangunguna ni Governor Efren Pascual at ni Gabby Manrique. At ang pang-22 barangay ay ang Barangay Wakas. Ito'y kilalang kilala na simula pa ng panahon ng Kastila, nakauna-una ang barangay sa Orion. Kasi nagsimula na ito noong 1928 to 1961. At ang Daan Bilolo at Villa Angeles ay parte lamang ng Wakas. At noong July 24, 1961, sa pangunguna ni Governor Gregorio Quicho, na-establish ang Wakas bilang isang regular barangay ng Orion. At dito nga makikilala natin si Francisco Balagtas na nanirahan sa Barangay Wakas kasama si Juliana Chambeng. At ang huling barangay sa ating listahan ay ang Barangay Wawa. Ito'y na-establish noong July 1961 kasama ng Barangay Daan Bago, Barangay Lati at Barangay Wakas. Itong panahon nito, ang land area ay 4 hectares lamang. At dito, unti-unting nagbago ang kalagay ng Wawa Pag-asa dahil sa kanyang kagandahan at lalo pang napaganda sa ngayon. Ang pangunahing pangkabuhayan dito ay ang pangingisda.